Simula ngayon dito ka natitira at wala ka ng karapatang bumalik sa amin. Ibinenta ka na namin, Seven. Pagmamay-ari ka na ngayon ni Sir Harold. Kailangan niya ng tagapagmana kaya ka namin ibinenta. Ikaw ang magbibigay sa kanya ng anak. Malaki ang ngiting saad nga ni Ernesto. Ang lalaking kumukup kay Seven nung mamatay nga ang kanyang mga magulang. Nangilid ang luha ni Seven at hindi makapaniwalang tinignan ang mag-asawang itinuring na nga niyang magulang. Po, ibinenta niyo po ako nang hindi ko nalalaman? Pero nag-aaral pa po ako ha. Hindi makapaniwalang tanong ni Seven. Kahit na po mahirap, ginagawa ko po ang lahat para po balang araw umunlad ako. Humalakak na nga lamang ang asawa ni Ernesto na si Sally at talagang umaasa ka pa talaga na makakapagtapos ka. Pasalamat ka nga dahil may pakinabang ka pa sa amin kahit papaano. Binili ka lang naman ni Sir Harold sa halagang 2 milyon. Sobra-sobra pa yun dahil hindi ka naman mahalaga. Walang brenong saad pa nga ni Sally, tulala na nga lamang si Seven. Buong akala ni Seven din nala lang siya nang mag-asawa sa mansyon dahil may bago nga siyang trabaho, pero hindi niya inaasahang ibebenta naman pala siya. Ang mag-asawang Sally at Ernesto ang kumukup kay Seven nung sanggol pa nga lamang siya. Inabandon na siya ng magulang sa mag-asawa ngunit hindi naman niya magawang tratuhin ang mga to ng tama. Miss Seven, naghihintay na po si Sir Harold. Pukaw nga ng isang maid sa atensyon ni Seven. Makita nga niyang magandang lugar. Pumasok na po kayo sa loob. Eh, hindi niya ba ako sasaktan? Natatakot kasi ako eh. Tulungan mo ako makatakas dito. Pakiusap. Naiiyak na nga lamang na pakiusap nga ni Seven. Umiling na nga lamang ang maid at walang emosyong lumayo nga kay Seven. Magmula sa araw na to, pagmamay-ari ka na ni Sir Harold at hindi kami pwedeng makialam. Napailing na nga lamang si Seven pero naiintindihan niya ang kasambahay na pinoprotektahan lamang din ang sarili. Sad na nga lamang ni Seven sa kanyang sarili. Nakasurvive ka nga ng ilang taon sa kamay nila Tia Sally at Tia Ernesto. Basta kahit anong mangyari, isipin mo lang na mas okay na rito na manatili kaysa ilako nila Tia Sally. Pulong nga ni Seven sa sarili at dahan-dahang pinihit ang pinto pero pagkapasok, bumungad sa kanya ang nakakabulag na kadiliman. Hello, Sir Harold? Mahina ngunit puno ng takot. Natawag nga ni Seven nang makarating nga siya sa gitna ng kwarto ngunit tanging dilim lang ang nakikita. Nagulat naman si Seven at natumba sa carpet. Huwag kang lalapit. Kahit na malakas ka pa, hindi ako magdadalawang isip na labanan ka. Sigaw nga ni Seven at ipinagsisisi pa nga ang hangin. Napahalakak na nga lamang si Harold. You're funny. Hindi ako na-inform. Na ganyan ka pala, Seven Ibanez? Namamanghang tugon nga nang nagnangalang si Harold. Bakit hindi ka magpakita sa akin? Ganyan ka ba talaga kapangit? Kaya ka pumili ng babae para mabuntis? Kaya hindi mo magawang humarap sa akin ngayon? At saka hindi mo pa alam na pinaghihirapan ko pang tapusin ang pagka-college ko para makaahon ako tapos bibilhin mo lang ako? Pang-aako sa panga ni Seven. Kahit siya mismo hindi sigurado sa mga sinasabi. Pangit? At sinong nagsabing pangit ako, Seven? Tila naiinsulto ang tanong pa nga ni Harold. Bakit? Hindi ba? Kaya mo nga ako binili, di ba? Dahil walang ibang babaeng gustong magkaanak sa'yo. Siguro uugod-ugod ka na. Matandang kulubot ka na. Kaya walang may gustong makipagtalik sa'yo. Sunod-sunod pa nga na saad nga ni Seven. At halos mapatili nang maramdaman ang malambot na kamay sa kanyang braso. Humigpit ang hawak nga ng lalaki at tuluyang mapasigaw si Seven nang hatakin nga siya bigla ni Harold patayo at itinapon nga ang kanyang katawan. Inaasahan niyang babagsak siya sa sahig pero isang malambot na kama ang sumalo sa kanya. Walang sino man ang may karapatang pagsalitaan ako ng ganyan.
Seven Ibanez, sa loob ng kwartong to, salita ko lang masusunod. Gagawin mo ang lahat ng gusto ko at susundin dahil kung hindi. Naputol nga ang sasabihin ni Harold nang sumingit nga si Seven. Dahil kung hindi ano, sasaktan mo ako katulad ng ginagawa nila Tia Sally. Huwag kang mag-alala dahil sanay na ako, Sir Harold. Sarcastikong sagot pa nga ni Seven. Natigilan na nga lamang si Harold at pinaibabawan nga ang katawan ni Seven. Madilim ang paligid ngunit nasanay na nga ang mata ni Harold na makita sa ganitong klase ng lugar, kaya kitang-kita ng lalaki ang luhang pumatak sa mata ni Seven. Sinong nagsabing sasaktan kita? Pwede naman kitang parusahan sa ibang paraan. Bulong pa nga ni Harold at hinaplos ang balikat ni Seven. Kagad na napapiksi na nga lamang talaga at hinawi nga ang kamay ni Harold ngunit hindi ito napatinag. Ano? Kailangan mong katawan ko? Ayoko. Para mo na akong anak. Sad pa nga nito. Natigilan na nga lamang si Harold. Maya-maya pa, malakas na tumawa. Anong sinasabi mo? Hindi ka ba nandidiri? Ang tanda-tanda mo na para sa akin. Sad nga nito. Ilang taon ka na ba? Tanong naman ni Harold. 23 years old pa lang ako, Sir Harold. Bata pa, 'di ba? Marami pa akong pangarap. Ayoko namang mauwi sa tulad mong matanda. Kahit na sabihing mayaman ka pa o age doesn't matter, pero kasi applicable lang 'yan sa mga taong nagmamahal. Hindi naman kita mahal eh. Katawan ko lang din ang habol mo sa akin. Pahayag pa nga ni Seven. Hindi napigil ni Harold ang sarili at malakas ang alamang na tumawa. Natigilan nga si Seven. At kunot noong hinawakan ng mukha ni Harold, ngunit kaagad na inalis yun ng binata. Huwag mo akong hawakan. Maring bulong nga ni Harold, habang ang isang kamay ay hawak nga ang dalawang pulso ni Seven at inilagay nga sa taas ng ulo ng dalaga. Sabi ko na nga be, kulubot ka na. Kaya ayaw mo magpahawak eh. Bulong pa nga ni Seven. Matanda man o hindi, akin ka pa rin, Seven. Binili kita. At ngayong pagmamay-ari na kita, stop talking to me like that or else. Binitin nga ni Harold ang salita at hinaplos ang maputing hita ng dalaga. Baka hindi ko mapigilan ang sarili ko at makipagtalik na ako sa'yo ngayon pa. Sad pa nga nito. Huwag kang mag-alala. Kung gusto mong ituloy ang pag-aaral mo, pwede ka naman mag-online class. Mabilis na umupo si Seven at tila nga may sariling buhay ang kamay na humawak sa braso nga ni Harold sa kabila ng dilim. Teka, hindi mo na ba talaga ako papakawalan? Tanong pa nga ni Seven. Gusto mong bumalik sa mga taong binenta ka? Malamig na tanong pa nga ni Harold. Napaisip bigla si Seven. Ayoko. Mahinang sagot nga niya. Napangisi na nga lamang si Harold at hinaplos ang pisngi ni Seven. Good. Magpahinga ka na muna rito habang hinahanda sa baba ang pagkain mo. Hindi ka lalabas ang kwartong to hanggat hindi ko sinasabi. Maautoridad nga na bilin nga ni Harold. Sabay saan nga nito? Pwede ka pa rin mag-aral kung yun ang kinakabahala mo. Salamat. Pero pwede ko na bang buksan ang ilaw? Masyadong madilim, Sir Harold. Hindi ako sanay sa ganito. Dumukwa nga si Harold at pinaglaruan nga ang dulo ng mahaba nitong buhok. Huwag na huwag mong tatangkaing buksan ang ilaw kung ayaw mong buhay mo ang kapalit. Napayakap na nga lamang si Seven sa kanyang sarili. Wala na talaga siyang kawala dahil magmula ng araw na yun, pagmamay-ari na nga talaga siya ni Harold. Kahit na anong babala pa nga ni Harold, sinuway pa rin ni Seven ang lalaki. Lumabas nga siya ng kwarto at bumaba ng kusina. Madilim din pati ang hallway, kaya wala nga siyang choice kundi sanayin ang sarili. Nakarating nga siya sa kusina at tahimik na nagpasalamat nang maabutan ng isang kasambahay roon na naghahanda nga ng pagkain. Hi, ako si Seven. Nakangiting pagpapakilala ng babae. Miss, bakit po kayo nandito? Hindi pa po kami tapos maghanda ng pagkain.
Okay lang. Hindi pa naman ako gutom eh. Tulungan ko na kayo. Naku, hindi na po. Baka maghalit po si Sir Harold eh. Mabuti pa po. Umakyat na po kayo rin sa kwarto nyo. Bakit pa kayo takot na takot sa kanya? As if naman, nakaya pa ng buto niyang saktan kayo. Ihalata namang ang tanda-tandaanan niya. Po? Naku, miss. Bakit pinagsasalitaan mo si Sir Harold ng ganyan? Hindi ka ba natatakot sa kanya? Nagala lang tanong pa nga ng katulong. Sigurado naman akong hindi niya yun magagawa. Kaya hindi ako natatakot sa kanya. Walang nagawa si Sammy, kundi hayaan na nga lamang sa kusina ng mga kasambahay. Pinabalik na nga kaagad si Seven sa kanyang kwarto. Sinong nagsabing lumabas ka? Biglang bungad nga ni Harold. Ako lang, bakit? Napahalakak nga si Seven. At sinasagad mo talaga ang pasensya ko. Sir, bakit po ba ganyan kayo? Alam mo pang gustong gusto kitang angkinin ngayon, Seven? Pero sinusubukan kong pigilan ang sarili ko. Pasinghal na tinulak na nga lamang ni Seven si Harold, palayo at tumakbo nga sa kama. Nakakagulat dahil nalaman kaagad niya kung nasan yun sa laki ng kwarto. Kapag lumapit ka sa akin, sisipain ko talaga yung Junjun mo. Promise, hindi ako magdadalawang isip na tanggalan ka ng karapatan na magkaanak kahit matanda ka na. Banta pa nga ng palaban na si Seven. Hindi napigilan ni Harold na tahimik na matawa. Paulit-ulit nga itong tinatawag ni Seven na matanda at natutuwa nga itong isipin ang magiging reaksyon ng dalaga sa oras nga na makita nga nito ang tunay na itsura niya. Junjun? Anong Junjun ang sinasabi mo? Kunot noong tanong pa nga ni Harold. E di yung manok mo, ano pa ba? Napakunot noong muli si Harold. Anong manok? Wala naman akong alaga manok ka. Sumuntok na nga si Seven sa hangin, ngunit kamalasang tumama nga yun sa dibdib ni Harold. Ano ba? Doon ka nga. Ang baho mo, may matanda ka, siguro ilang araw ka nang din naliligo, no? Napakaingay mo. Isang salita mo pa, halikan talaga kita. Napipiko na nga na saad ni Harold. Ayoko nga, magkakaroon na nga lang ako ng first kiss sa matanda pa. Saad na nga lamang ni Seven. Mas lalong napikon si Harold. Hindi na nga rin ito napigilan ang mga sumunod na nangyari. Dumukwa nga ito para sakupin nga ang labi ng dalaga. Mabilis nga nitong pinalalim ang halik. Isang sigaw pa na lalabas sa bibig mo. Hindi lang yan ang matitikman mo. Saad ni Harold. Hoy! First kiss ko yun ah! Nanlaki pa nga ang matang sigaw nga ni Seven. Ngumisi si Harold. Natutuwa sa naging reaksyon ng babae. At akong nakakuha. Kaya masaya ako. Mayabang nasagot pa nga ni Harold. Hindi ako makapaniwala. Magkakaroon na nga lang ako ng first kiss. Sa isang tulad mo pa. Tulad ko na ano? Tell me, Seven Ibanez. Tulad ko na ano? Tulad mo na matanda. Hindi naman mahalaga ang edad, diba? Tanong na nga lamang ni Harold na sinasakyan nga lamang ang saad nga ni Seven. Para lang yun sa mga taong nagmamahalan, okay? At saka hindi naman ikaw ang pangarap kong first kiss tsaka mapangasawa. Nilapit nga ng lalaki mukha kay Seven. So ano bang type mong lalaki? Siyempre, yung mahal ko, yung mabait, yung maalaga, at hindi ako iiwan kahit anong mangyari, bonus na lang kapag gwapo at maganda ang pangangatawan. Tsaka may pera. Pero mas nakakakilig kapag yung maganda ang ugali. Kagat labing pahayag pa nga ni Seven. Napangiti na nga lamang si Harold at napatawa ng bahagya. Gwapo at maganda ang katawan? Hindi ba ako kasama riyan? I think I'm qualified too. Mayabang nasabi nga ni Harold. Napaismid na nga lamang si Seven at pinaglaruan ng kamay. Paano ko masasabi kung hindi pa kita nakikita? Masyado kang mahangin. Natigilan nga si Seven nang ilagay nga ni Harold ang kamay niya sa ibabaw ng matigas itong tiyan. Naramdaman nga ni Seven ang mapipintog nitong abs sa katawan kahit hindi niya pa nakikita. Ang sabi ko, gwapo, pwede ka namang magkaroon ng magandang katawan na kahit hindi ka gwapo. Utol-utol nga na saad nga ni Seven
Nangipagmalaki nga ng lalaking kanyang abs. Kinuha nga ni Harold ang isa pang kamay ni Seven at inilagay sa kanyang mukha. Habang wala pa rin nakikita nga si Seven. Sobrang kinis. Parang walang pores sa mukha. Ano kayong gamit niyang facial wash? Tinalo pang mukha akong maraming blackheads ah. Bulangan ni Seven sa sarili at pinisil nga ang pisngi ni Harold. Ano? Hindi mo pa rin ba ako type? Makisig ang boses na sadga ni Harold. Hanggat hindi ko nakikita ang mukha mo, hinding-hindi kita magiging type. At saka ano ako? Baliw? Hinding-hindi ako magkakagusto sa taong kagaya mo, no? Pwede naman natin niyang baguhin, di ba? Napakunot na nga ang babae. Baguhin na nga, Lynn. Umalis ka na nga dyan sa ibabaw ko. Hindi ako komportable. Sad nga ng babae dahil pumaibabaw nga sa kanya si Harold. Nawala ang ngiti sa labi ng lalaki at seneryosong mukha. Type man ako o hindi, kailangan mo pa rin akong bigyan ng anak. Hindi ka ang magdedesisyon dito. Dahil kailangan ko ng tagapagmana. Eh kung ayoko? Matapang na tanong naman ni Seven. Wala kang choice. Sa akin ka na magmula nang tumapak ka sa mansyon ko, Seven. At gagawin mong lahat ng gusto ko kahit nalabag yun sa loob mo. Maaari mong gawin ang mga bagay na nakakapagpasaya sa'yo sa loob nga ng mansyon at hindi kita pipigilan doon. Pero isa lang ang kapalit noon. Kailangan mo akong bigyan ng tagapagmana. Sagot nga ni Harold at tuluyang umalis sa ibabaw ni Seven. So wala talaga akong kalayaan, tama? Kahit na wala akong kalayaan, isa lang sana ang mahihiling ko. Hayaan mo akong makapag-aral at tapusin ang college ko. Huwag kang mag-alala. Gagawin ko yan. Magiging madali ang lahat para sa'yo. Ibibigay ko ang lahat ng kailangan mo. Kung gusto mo, susuportahan pa kita sa pag-aaral mo na hindi mo na kailangan maghirap pa. Paliwanag nga ni Harold. Ngunit hindi pa rin napanatag si Seven. At kapag nakapanganak ako, paano kami ng bata? Humarap si Seven at sa unang pagkakataon, nasilayan niya ang figura ng lalaki mula sa maliit na ilaw na nagmumula nga sa buwang nakasilip sa nakaawang na bintana. Makakaalis ka na pagkatapos mong manganak. Malaya ka na pagkatapos nun, Seven. At hindi ka na kikilalaning ina ng anak mo. Manganak ko, mamumuhay ko ulit na parang hindi mo ako nakilala. At saka pwede mo nang gawin ang lahat ng pangarap mo. Bibigyan kita ng malaking halaga para makapamuhay ulit. Pagkatapos ng 9 na buwan, may kalayaan ka na ulit. Sad nga ni Harold na walang emosyon. Walang maramdaman si Seven, ngunit galit para sa lalaki. Kung ganun, gagamitin mo lang talaga ako para sa pansarili mong kaligayahan? Yes! Akala ko sa pamamagitan nito magkakaroon ako ng sarili kong pamilya. Naniniwala akong hindi ka mahirap mahalin, Sir Harold. Pero ano magagawa ko kung magiging anak ko lang pala ang kailangan mo? Sa isip-isip nga ni Seven, pumikit na nga lamang dalaga at tinalikuran nga si Harold. Lumipas ang gabing yun, ay wala na ngang namutawing salita pa sa pagitan nilang dalawa. Kinabukasan, maagang gumising nga si Seven para maghanda nang umagahan nila. Wala nga sa tabi niya si Harold, ngunit maaga rin itong pumunta sa opisina tabi lang ng kwarto nila. Ano pong hilig niyang kainin tuwing umaga? May paborito po ba siyang ulam na pwede kong iluto? Sunod-sunod na tanong pa nga ni Seven kay Sammy na abala nga sa pagpupunas nga ng puting plato. Hindi mahilig kumain si Sir ng umagahan. Ganun po ba? May paborito po ba siyang ulam? Baka kasi kaya hindi siya kumakain ng umagahan dahil hindi niya po paborito ang mga hinahanda niyo. Pabirong sad pa nga ni Seven. Naku, ikaw talaga. Hindi nga talaga siya kumakain. Ay naku, tsaka healthy living si Sir. Kaya ganun mapili sa pagkain. Pagchichika pa nga ni Sammy. Ganun talaga pag nagkakaedad dati sa amin, no? Mas nagiging maingat na nga sila sa kinakain. Si Sir Harold bang tinutukoy mo na may edad? Opo, dapat nga palagi siyang naglalagi sa labas at nagbibilad na sa araw eh dahil maganda yun sa katawan.
Saan mo naman nakuha ang information na yan, Miss Seven? Hindi matanda si Sir. Batang-bata pa. Kaya wala pang asawa at anak. Naku, kapag narinig niya ang sinasabi mo, sigurado kong paparusahan ka niya. Natigilan nga si Seven ngunit sa huling sinabi ni Sammy ang pumukaw sa kanyang atensyon. Ha? Eh ilang taon na po ba si Sir Harold? Tanong na nga lamang nito. 30 years old pa lang si Sir Harold. Tuwing Disyembre 29 ang kaarawan niya. Ngunit hindi naman siya nagdidiwang. Maganyang tinakeover ang real estate company nila, kaya ganyang mabilis siyang nagmature. O siya, maiwan na muna kita ha. Napangiwi na nga lamang si Seven at kumaway kay Sammy. Napaka-arte naman ang tandang yun. Sige pa ate Sammy, ako na pong bahala rito. Ipinagpatuloy na nga niya ang pagluluto. Nang biglang, Sir Harold? Si Seven po ito, nagdala po ako ng pagkain mo. Sigaw nga ni Seven habang kumakatok nga sa kwarto nga ni Harold pero walang sumagot. Sir Harold, iwan ko na lang po dito sa table mo yung pagkain para makain mo na po. Okay lang kung hindi ka komportable. Alis na din ako kaagad. Pero bigla ngang sad nga ni Harold mula sa kanyang likod. Anong ginagawa mo rito? Hindi nagawang lumingon ni Seven sa takot. Dinalan kita ng pagkain. Ang sabi kasi ni Sammy, hindi ka pa raw kumakain eh. Pero hindi ka dapat pumapasok sa opisina ko nang walang pahintulot. Seven, binalaan na kita. Pikit! Biglang utos pa nga nito. Ha? Eh bakit ako pipikit? Natatarantang tanong pa nga ni Seven. Gawin mo na lang. Sa susunod na papasok ka pa sa opisina ko, siguraduhin mong handa ka sa maaari kong gawin sa'yo, Seven. Hindi ako santo. Meron akong limitasyon. Gustong-gusto kitang angkinin pero ayoko kitang biglain. Kahit papaano may respeto pa rin naman ako sa'yo. Pulong pa nga ni Harold. Pero sir, gusto kong itilat yung mata ko. Gusto kitang makita. Nagsusumamang sad pa nga ni Seven. Gumisi si Harold at muling hinalika ng babae. Humiwalay ang lalaki sa kanya na wala saglit ang presensya ni Harold sa gilid niya ngunit muli siya nitong hinawakan sa braso. Open your eyes, Seven. Pulungan ni Harold at kinagat ang puno nga ng kanyang tenga. Pinuksan ni Seven ang mata. Ngunit wala nga siyang nakita kundi kadiliman pa rin dahil pinatay nga ni Harold na naman ang ilaw. Now, umalis ka na. At huwag mong susubukang pumasok ulit sa kwartong to. Dalhin mo na rin ang pagkain niluto mo. Napakasama mo. Sad na nga lamang ng babae. Humiga na nga lamang si Seven sa kama nang makapasok na nga siya sa kanyang kwarto. Napabalikwas nga siya ng marahas na bumukas ang pinto at namatay muli ang ilaw. Hindi ka ba marunong kumatok? Sigaw nga ni Seven. Si Harold ngayon. Sinasagad mo talaga ang pasensya ko. Ano ba kasing gagawin mo? Kinakabahang tanong naman ni Seven. Akala ko may dalawang araw pa. Yes, pero dahil sinasagad mo ang pasensya ko, now, I want you to undress yourself o ako mismo ang gagawa nun. Ngayon na natin gagawin? As in final na talaga? Paniniguro nga ni Seven. Inis na inangat nga ni Harold ang blouse na suot nga ni Seven at ito mismo ang nagtanggal. Napasinghap na nga lamang si Seven pero hinayaan na nga lamang niya ang lalaki. Itulak mo ko. Kapag ayaw mo talaga, titigil ako. Malambing ang boses na sa adama ni Harold at sinimulang halikan nga si Seven. Walang pag-aatubiling, tinugon naman ni Seven ang halik ni Harold at yumakap nga sa lalaki. Madilim pero ipinagkatiwala nga ni Seven ang sarili sa lalaki bagay na talagang ihinagulat nga niya. Naging maingat nga si Harold sa pag-angkin kay Seven at sinigurong pareho nga nilang gusto. Kahit na umpisa pa lang, nililaw na nga nito na kailangang sumunod ni Seven sa lahat. Umalis nga sa ibabaw ni Seven nang matapos ngang humiga sa tabi niya. Okay ka lang? Malambing nga ang boses ni Harold at hinaplos ang braso ni Seven. Tapos na ba tayo?
I'm sorry, masakit pa rin ba? Nag-aalalang tanungan ni Harold nang bigla nga siyang yakapin nito at kinulong sa bisig niya. Ewan ba ni Seven kung bakit pero parang secured nga siya sa bisig nga ng lalaki. So umpisa lang naman masakit, diba? Pinatakan nga ni Harold nang halikang noo ni Seven sabay-sabing, magpahinga ka na muna. Sisiguraduhin kong hindi matatapos ang araw na to, na hindi tayo makakabuo. Kailangan mo ng lakas hanggang mamayang gabi. Ano? Baka hindi kayanin ang katawan ko yun, sir. Ang laki mo kaya? Natawa na nga lamang si Harold. Ayaw mo na ba? Seven Banyes? Tumingala na nga lamang si Seven at tila nag-isip. Okay lang. Sad na nga lamang nito. Nang pabulong, hindi malaman ni Harold kung bakit ganito kagaan ang loob niya kay Seven at ganun din ang dalaga rito. Inasikaso nga ni Harold si Seven buong araw at nilinis ang katawan niya. Nang sumapit ang gabi, muling inangkin nga ng binata si Seven at sinigurado nga talaga makakabuo sila. Hindi na nga lamang umangal pa si Seven at hindi rin niya maintindihan ang kanyang sarili dahil parang hindi lang naman ito tawag ng laman. May kakaiba rin siyang nararamdaman. Kinabukasan masakit nga ang katawan ni Seven pero pinilit nga niyang bumangon ng maaga upang ipaghanda nga nang umagahan nga ang binata. Pwede mo po ba akong kwentuhan ng tungkol kay Sir Harold? Lahat ng tungkol sa kanya, gusto kong malaman. Sabi nga ni Seven sa kasambahay na abala pa rin sa kusina. Simula nang magdalaga ako, dito na ako nagtrabaho, Miss Seven. Hanggang sa maging 50 ako, nandito pa rin ako pero limitado lang alam ko tungkol kay Sir Harold eh. Ang alam ko lang, namatay ang mga magulang niya dahil sa aksidente at bata pa siya noon. Kaya naiwan sa kanya lahat ng kumpanya at negosyo ng magulang. Nalaman ko rin na hindi maayos ang trato ng mommy ni Sir Harold sa kanya. At talaga namang naging mahirap ang buhay niya. Wala kasi palagi ang daddy niya eh, para asikasuhin siya. Wala rin siyang kapatid, kaya parang nag-iisa siya. Mahabang kwento pa nga ni Sammy, na tila may humaplos naman tuloy sa puso nga ni Seven. Kanun ba? Kawawa naman pala si Sir Harold. Mag-isa na pala siya sa buhay. Sumang-ayon naman si Sammy sa kanya. Pero kahit kanun mabait si Sir Harold, hindi naman kanun kasama eh. Sad pa nga ni Sammy. Tumangon na nga lamang si Seven at umakyat na nga muli sa opisina nga ni Harold. Madilim ang loob pero nakabukas ang laptop ni Harold. Ah, magandang umaga. Ipinagluto ulit kita ng umagahan. Come in. Utos nga ni Harold na kaagad namang sinunod ni Seven. Huminto ang babae sa harap ni Harold at inilagay ang pagkain. Tila nasanay na nga rin si Seven. Sa dilim, ngunit maingat pa nga rin ang kanyang kilos. Kamusta ang tulog mo, Sir Harold? Hindi na naman kita naabutan kaninang umaga. Maaga ka ba talaga nagigising? Pinagtimpla pala kita ng kape. Nilagyan ko yan ng kaunting asukal tsaka creamer. Bakit mo ginagawa to? Kunot noong tanong nga ni Harold. Ha? Ang alin? Tanong naman ni Seven. Humigpit ang hawak ni Harold sa bewang ni Seven ang maabot nga niya ito. Nilapat nga ng lalaki ang ulo ni Seven sa dibdib nito. Lahat ng ginagawa mo, ginagawa ng isang asawa. Bakit? Lahat din naman ang ginagawa mo ah, ginagawa ng mag-asawa? Paismit na sagot nga ni Seven habang pasimple ang inamoy ang katawan ni Harold. Pasimple rin siyang yumakap sa lalaki at dinama ang muscles nga nito. We're not married, Seven. Ano pong sinasabi mo dyan? Eh anong tawag sa ginagawa natin? Mag-asawa lang ang gumagawa nun. Sad pa nga nito. Hindi maiwasan ni Harold na masamid sa salitang lumalabas kay Seven. Teka, ano ba itong niluto mo? Sinabi ba sa iyo nila sa amin na hindi ako kumakain ng umaga? Hindi ka na dapat pa nagabala. Spam, scrambled eggs, tsaka sinangag. Dapat, sanayin mo ang sarili mong kumain ng umaga dahil yun ang pinaka-importante para maging mas productive. Hindi naman ako magdadala ng anak natin.
ikaw ang mas may kailangan ng nutrisyon sa katawan. Kaya magpapabili ako kay Sammy ng vegetables tsaka gatas, pati na rin vitamins. Nalingkit ang mata ni Seven. Natutuwa siya dahil hindi siya pinipigilan ng lalaki. Mahawakan nga ang mukha nito. Sa ganitong paraan na i-imagine nga niya ang mukha ng lalaki dahil talagang curious na nga siya. Ang tangos pala ng inong mo, no? Sana kapag nagkaanak tayo, sa'yo siya magmana. Maliit lang kasi ang ilong ko. Manipis ang labi pero huwag kang mag-alala. Hindi naman ako pango. Anong gusto mong maging gender ng anak natin, Sir Harold? Babae ba o lalaki? Ako okay lang kahit na ano. Mamahalin ko pa rin siya kahit na sa anong kasarian. Masayang pahayag nga ni Seven. Kahit na may kirot sa kanyang dibdib, nang ma-realize na hindi niya magagawang makasama ang bata. Sa oras na pinanganak nga niya ito, bahala na. Sa ngayon, susulitin ko muna ang pagiging malaya ko ngayon. Ikaw lang, Harold, ang nagparamdam sa akin ng ganito. Nakabilang ako sa buhay ng isang tao. Aminin kong nouna, nagalit ako sa'yo dahil para lang akong isang bagay na nagawa mong bilhin. Pero naramdaman ko na parang higit pa dun ang gusto mong mangyari. Bulong nga ni Seven sa sarili. Hindi rin niya maintindihan ang kanyang sarili. Gusto ko ng lalaking anak. Pero kahit na ano, okay lang. Sagot naman ni Harold. Paano kapag naging babae ang anak mo? Tatanggapin mo naman, di ba? Oo naman. Sad nga nito. Natahimik na nga lamang si Harold, ngunit maya-maya lang yumakap nga sa bewang ni Seven. Napasinghap ang dalaga. Iba ka sa kanila, Seven. Pero sana maintindihan mo. Inalis nga ni Seven ang braso ni Harold at lumabas na nga ng kwarto. Sumama kasi ang kanyang pakiramdam ng sabihin nga ni Harold na okay lang sa kanya kahit na anong gender, pero mas okay sa kanya paglalaki. Mas naging sensitibo nga ang babae dahil doon. Dahil naramdaman nga niya na hindi nga masyadong gusto ng kanyang pamilya ang babae, kaya naging sensitibo nga siya. Ganun ang pinaramdam nga ni Harold sa kanya. Kausap nga ni Seven ang pusa. Anong tinitingin-tingin mo dyan? Umiiyak lang ako pero hindi ako baliwa. Sad nga nito sa pusa. At saka isinubsob nga ang kanyang mukha sa kanyang palad. Mabuti ka pa. May pakialam ka sa nararamdaman ko. Yung si Sir Harold, nuknu ka ng sama. Abay, para namang pinaparamdam sa akin na hindi importante ang babae. Kapag yung pusa nagsalita, huwag ka ring sanang magulat. Magulat nga si Seven sa pagdating ng lalaki na hindi niya kilala. Kasing edad niya lang ito, ngunit mas matangkad nga sa kanya. Moreno ang balat at nakasuot lamang ng sando at shorts. Nagulat na nga lamang siya habang nasa garden nga siya at kausap nga ang pusa. Teka, magnanakaw ka ba? Sige, kunin mo na lahat ng gusto mong kunin. Hindi kita isusumbong kay Sir Harold bilang ganti ko sa kanya. Masama rin kasi ugali niya eh. Tinalikuran nga ni Seven ang lalaki at hinaplos na nga lamang ang pusa para nga mawala nga ang kanyang takot. Natawa si Justin sa reaksyon niya. Hindi ako magnanakaw, Miss Seven. Ako si Justin. Tauhan ako ni Sir Harold. Ako nag-alaga sa pusang yan. Ah, ganun ba? Akala ko kasi magnanakaw ka eh. Papakuha ko sana sa iyo lahat ng bumbilya saka papatanggal na rin yung kuryente dito sa mansyon. Total, sanay naman sa dilim si Sir Harold eh. Makakatipid sa bayarin. Napatawa na nga lamang si Justin at naaliw na tumabi nga sa dalaga. Bakit parang inis na inis ka kay Sir Harold? Mabait naman siya kahit papano ah. Kailangan mo lang talagang pakisamahan. Pagtatanggol nga ni Justin sa amo. Asus! Lalaki ka kasi, kaya pinagtatanggol mo si Sir Harold. Mukha ka pa namang mabait, Sir Justin, pero nasa loob din yata ang kulo mo eh. Inis na bulong naman ni Seven. Hindi ako ganoon. Malaki lang din ang respeto ko sa kanya. Ay pinagpatuloy nila ang pag-uusap, pero biglang natigilan nga si Seven at Justin nang mamatay ang ilaw sa kusina. Kulubang kusina at sarado ang lahat ng bintana.
kaya binalot ng dilim ang paligid. Naramdaman nga ni Seven na may humawak nga sa kanyang braso ngunit hindi na nga siya nanlaban pa dahil nakilala na nga kaagad ng katawan nito. Wala akong sinabi na maaari kang makipag-usap sa ibang lalaki, Seven. Palagi mo na lang ako sinusuway. Hindi dahil hinahayaan ko nung una, nagbubulag-bulagan na lang ako. You deserve to be punished now. Malamig nga ang boses na tadpangan ni Harold. Wala ka rin namang sinabing bawal akong makipag-usap pa. Tabi nga riyan ang dilim-dilim, hindi ko na makita si Baby Mingming. Sad pa nga ni Seven at pagtataboy nga nito kay Harold. Baby Mingming? Ah, Sir Harold. Alis na ako ah. Miss Seven, balik na ako sa trabaho. Pagpapaalam na nga lamang ni Justin. Umirap nga si Seven kay Harold. Pakialam mo ba? Nainis naman ako sa'yo. Call me Harold. Huwag mo akong tawagin, sir. Ano? Bahala ka nga talaga sa buhay mo. Nababaliw ka na naman. Bakit siya tinatawag mong Justin lang? Samantalang ako, sir. Harold, that's my name. Wala sa birth certificate ko ang sir, kaya bakit ba sir ka ng sir? Napipi kong sabi pa nga ni Harold. Kinagat nga ni Seven ang pang-ibabang labi upang pigilan na matawa. Hindi niya alam na meron din palang ganitong side ang taong ito. Napakaisip bata. Nagpatuloy nga sa pagbabangayan sina Seven at Harold hanggang sa makaakyat na nga sila sa taas. Hindi naging madali para sa kanila ang tanggapin ang nakakainis na ugali nga ng isa't isa para silang aso at pusa. Hanggang sa isang araw nagising nga si Seven na naduduwal, nahihilo at hindi nga na maipaliwanag ang iba pang nararamdaman. Ipinasama nga ni Harold si Seven kay Sammy para magpa-check up. Doon nila nakumpirmang dalawang buwan na ngang buntis si Seven. Tulala si Seven nang makauwi nga sila ni Sammy. Dumiretso siya sa kwarto nila ni Harold at naabutan nga niyang nag-aabang doon ang lalaki. Kamusta? Anong sabi ng doktor? Sabik na tanong pa nga ni Harold. Umupo ang babae sa malambot na kama. Buntis daw ako. Tila hindi makapaniwalang sagot nga ni Seven. Sobrang ang kinakabahan siya, natatakot but at the same time, nakaramdam din naman siya ng excitement. Wow, you're really pregnant? Yes, wow nga, magiging mommy na ako. Tumatawang sad pa nga ni Seven, pero tila sarcastic. Natigilan nga si Harold at hinaplos ang basang mukha ng dalaga. Okay ka lang ba? Nag-aalala ang tanong nga nito. Kinakabahan din ito sa ideyang baka hindi gusto ni Seven ang bata. Hindi lang ako makapaniwalang magkakaroon na ako ng anak. Hindi ko maintindihan, Harold. Halo-halo lang lahat ng nararamdaman ko. Para akong natatakot na masaya. May konting galit sa sarili. Pero at the same time, excited. Pinunasan nga ni Harold ang luha ng babae. Umupo ito sa kanyang tabi at niyakap. Shh, huwag kang kabahan. Huwag kang umiyak. Hindi ko sasaktan ang anak natin. Pangako, kahit maging babae pa, patawarin mo ko kung nasabi ko ang lahat ng yun. Hindi ko gustong magkaanak ng babae dahil baka hindi ko maibigay lahat ng pagmamahal ko sa kanya dahil lalaki ako. Natakot lang ako. Pero susubukan ko pangako na gagawin ko ang lahat ng makakaya ko para ingatan kayo. Mas lalong napaiyak si Seven. Ramdam na ramdam niya ang sinseridad sa boses ni Harold. Sana nga Harold, sana nga tuparin mo ang lahat ng sinabi mo dahil umaasa akong lahat ng yun ay gagawin mo. Kahit mahal na kita, kamumuhian pa rin kita kapag may nangyaring masama sa baby ko. Nanigas nga si Harold at hindi makapaniwalang tumingin sa babae. Tila may humaplos sa puso nito at tinanaw ang lahat ng galit sa puso. Hinayaan nga ni Harold na kumalma si Seven hanggang sa makatulog. Maingat na hiniga nga nito ang dalaga sa kama at binuksan nga ang ilaw at pinagmasdan nga nito ang mapulang mukha ng magiging ina ng magiging anak at tinalikan. Mahal kita, Seven. Patawarin mo ako kung ngayon ko lang nasabi. Pangako, babawi ako sa iyo. Ipaparamdam ko na talaga mahalaga ka sa akin at mamahalin kita higit pa sa kakayahan ko.
Sad pa nga ni Harold. Nagulat naman ang mata ni Seven nang nagising nga sa ginawa ni Harold. Natigilan ang binata at napotitig nga kay Seven. Pareho silang hindi makapaniwalang nakatingin sa isa't isa. Bumaba ang tingin ni Seven sa pisngi ni Harold at tinawakan nga ang pisngi nito na may peklat. Seven, nahihirapang tawag nga ni Harold sa babae nang halikan nga niyang peklat. Kung panaginip to, hinihiling ko sana na hindi na ako magising pa. Ang tagal kong hinintay na buksan mo ang sarili mo sa akin, Harold. Akala ko hindi ko na magagawang masalayan pa ang mukha mo. Namamanghang sabi pa nga ni Seven. Hinawakan niya ang namumulang pisngi ni Harold. My scar, hindi ka ba nandidiri? Tanong pa nga ni Harold, tila kinakabahan pa nga. Ngumiti si Seven at niyakap ang braso sa leeg nga ni Harold. Hinalikan niyang muli ang pisngi ni Harold at niyakap ito. Bakit naman ako mandidiri? Mahal ko ang lahat ng tungkol sa'yo. Madamdaming pahayag nga ni Seven. Really? Even the fact? Na ganito ako? Namumulang tanong nga ni Harold. Mahal kita. Kaya tatangkapin kita kahit na ayaw mo sa mga babae pero hindi ibig sabihin nun. Hayaan ko lang na mangyari yun. Sa tagal ko ba naman na nakasama ka? At sa parati nating pagbabangayan, nasanay na ako at parang yun pang naging dahilan kaya mas lalo kitang mahalin. Sabi niya ni Seven, dahilan para mapangiti nga si Harold, niyakap siya ng lalaki na natili nga sila sa ganong posisyon sa loob ng ilang minuto. Magmula nga nang umamin si Seven na may pagmamahal nga siya para sa lalaki, hindi na nga siya nahihiyang ipahayag sa lalaki ang tunay niyang nararamdaman. Harold, kung okay lang pwede ko bang malaman kung bakit pinili mong manatili ng nasa dilim ng ilang taon? At ang pinagmulan ng peklat mo sa mukha, pwede ko bang malaman kung saan nang galing? Maingat na tanong pa nga ni Seven. Hindi nakaramdam ng alinlangan si Harold na sagutin nga ang tanong nga ni Seven. Nakuha ko ang sugat na to nang tangkain akong ipapatay ng ex-girlfriend ko. Panimula ni Harold, I met Vanessa during one of my business trips. Maganda siya, mahinhin, at nasa kanya na ang lahat ng katangian ng babae na magugustuhan ng lalaki. Yun ang unang beses na may nagustuhan ako, Seven. Pero hindi ko inakalang planado pala ang lahat. Simula nang magkita kaming dalawa, she's a spy. Ipinadala siya ng ibang kalaban ko sa business world. Of course, I like her so much na sinabi ko ang lahat ng maaari kong sabihin sa kanya at inire-report naman niya sa boss niya. Nang makuha nilang lahat ng impormasyon na pwede ngang magbabagsak sa akin, they planned to kill me. Vanessa attempted to kill me. Sad nga ni Harold. Yan ang dahilan kung bakit kinulong mo ang sarili mo sa mansyon na to at nagtago sa dilim? Dahil kay Vanessa? Tanong nga ni Seven. Sort of. Pero bago ko pa man siya makilala, hindi ko gusto ang ideya na maging malapit sa ibang babae. I'm a victim of abuse by my mother, Seven. Ang nag-iisang babae sa buhay ko. Pinahirapan lang ako simula ng bata ko. Kaya nang mawala sila ni Dad, sinarado ko na ang buhay ko at hindi nagtangkang humanap ng magiging nobya. Dahil na nga rin sa takot na hindi sila iba kay Mommy. Naghahalo ang galit at takot sa mata nga ni Harold. Pero nakilala kita and everything changed. Hindi mo alam kung ilang beses kong binuksan ang ilaw sa kwarto natin para lang makita ang mukha mo, Seven. Sinubukan kong pigilan pero ikaw mismo ang tukso. I fell in love with you at hindi ko na gustong umahon mula rito dahil sobrang sarap sa pakiramdam na mahal mo rin ako. Madamdaming saad pa nga ni Harold at sinubsob ang mukha sa leeg ni Seven. My scar was the symbol of my rage for girls like you. Pero hindi na ngayon. Gusto ko na lang maging masaya kasama ka ng magiging anak natin. Ayoko na dito sa dilim. Gusto ko nang makitang ngumiti ka sa akin at makita ang mukha mong tumatawa. Gustong gusto kitang makita oras-oras kahit na wala kang ginagawa. I want you so much, Seven. Matamdaming sad pa nga ni Harold. Dahilan para maluha si Seven. Hindi mo na kailangang magkulong pa sa dilim, Harold. Tutulungan kitang harapin ulit
ang mundo. Pangako ko sa'yo na hindi kita iiwan. Palagi na ako nasa tabi mo, pati na rin si baby. Sinserong sabi pa nga ni Seven at hinigpitan pa nga ang yakap sa lalaki. Maraming salamat dahil hindi mo ko sinukuan. Pangako, aalagaan ko kayo ni baby at ibibigay ko ang lahat para iparamdam sa inyo ang pagmamahal ko. I love you so much, Seven. Hindi ko maiisip kung paano ako ngayon kung hindi ka dumating sa buhay ko. Nakangiti si Harold ngunit halo-halo ang emosyong makikita sa mata nito. I love you, tanda. Natatawang sad pa nga ni Seven. Hey, look at me. Mukha ba akong matanda sa'yo ngayon? Ngayong nakita mo na ang mukha ko, matanda pa rin ba ang tingin mo sa'kin? Naniningkit pa nga ang matang reklamo nga ni Harold. Umaktong nag-iisip nga si Seven. Kung ipinakita mo kasi kaagad sana ang mukha mo dati, edi sana na-fall na ako kaagad sa'yo at hindi ka na nilait-lait. Hindi ko naman alam na gwapo pa lang bibili sa'kin eh. Kung alam ko lang, ibibigay ko talaga kaagad ang virginity ko. Biro pa nga ni Seven, ngunit na natiling seryosong mukha ni Harold. Patawarin mo ako sa lahat ng ginawa ko sa'yo noon, Seven. Your parents, yung mga taong mampon sa'yo? Sinigurado kong naghihirap na sila ngayon at pinagsisisihan ang ginawa sa'yo. Pinarusahan ko sila sa lahat ng maling ginawa nila sa'yo. Estudyante ka pa lang. Graduating pero binenta ka nila sa'kin ng walang pag-aalinlangan. Mabuti na nga lamang, pinagpatuloy mo pa rin ang pag-aaral mo at susuportahan kita hanggang sa maabot mo ang pangarap mo. Now, gusto kong sabihin mo sa'kin kung anong gusto mong gawin ko sa sarili ko. Binili kita na parang bagay lang mula sa kanila at maling-mali ang ginawa ko. Natulala nga si Seven sa lahat ng sinabi ni Harold. Nagahalo-halo ang kanyang emosyon ngunit na naig ang saya. Mahalin mo lang ako at ang magiging anak natin sapat na. Matagal na rin kitang napatawad dahil mabait ka naman pala. Taliwas sa unang impression ko sa'yo. Sinserong sabi nga ni Seven at pinataka ng halik ang labi ni Harold. Walang mapagsidla ng tuwa ni Seven at Harold hanggang sa matapos ang araw na yun, masaya nga siya dahil binuksan na nga ni Harold ang sarili nito at unti-unting sinusubukan na umalis nga sa dilim. Sinamahan din ni Seven si Harold na kumonsulta nga sa isang psychologist upang magkaroon na sila ng kaalaman sa mga hakbang kung paano nga gagawin ang sitwasyon ni Harold. Nakaalalay lang naman si Seven sa lahat ng ginagawa ng kanyang nobyo. Ang lahat ng tao sa mansyon, gulat na gulat nga nang makita nga ang kanilang amo. Limang taong na natili si Harold sa dream at tanging si Sammy lang na matagal nang nagtatrabaho doon ang nakakita sa mukha ni Harold. Pinasalamatan nga ni Harold ang lahat ng kanyang tauhan at patuloy sa pagtatrabaho sa kanyang poder. Mayroon ding mga tauhan si Harold sa kumpanya na nag-asikaso nga ng lahat ng kailangang puntahang meetings o event na hindi nga nito magawang puntahan. Sa loob ng 5 taon, naging work from home nga ang setup nito. Naging dahilan para bumagsak ang kumpanya. Isang araw dumating ang petsa kung kailan maaari na nga nilang malaman ang kasarian ng anak ni Seven at Harold. Matindi ang kabang nararamdaman ni Seven hanggang si Harold naman nakaalalay lang sa dalaga habang nasa ospital nga sila. Congratulations! Babae ang magiging anak nyo. Nakangiting pahayag na ito, Doktora Elizalde. Nanlaki naman ang mata ni Seven. Hindi siya makapaniwalang tumingin kay Harold na walang makikitang reaksyon sa muka. Hanggang sa nakauwi na nga sila, tahimik sa biyahe si Harold. Natatakot naman si Seven dahil mas gusto nga magkaroon ni Harold ng lalaking anak. Tila kinabahan naman ang babae, pero nang tanungin na nga niya si Harold, I love our daughter. Wala akong plano na hindi magustuhan ang anak natin dahil lang sa hindi siya lalaki. Mahal na mahal ko ang baby natin. I'm sorry kung nanatili akong tahimik kanina hanggang sa makauwi tayo. Nagulat lang talaga ako dahil pinangarap ko talaga na magkaroon ng little version mo. Gusto kong makita ang mini Seven. Yung kamukhang-kamukha mo. Halos mapunit nga ang mukha ni Harold sa sobrang lawak nga ng ngiti.
Nakahinga ng maluwag si Seven sa sinabi ni Harold. Akala ko talaga ayaw mo. May pa-silent treatment ka pa talaga kanina. Nakakainis ka, pinakaba mo ko. Muling naging emosyonal si Seven. Napangiti na nga lamang din si Harold at niyakap nga ang babae. Totoong masaya si Harold at excited na nga siya sa paglabas ng magiging anak nga nila ni Seven. Pinatunayan ng lalaki at mas dinoble pang pag-aalaga sa mag-ina hanggang sa tumungtong ang ikawalong buwan ni Seven sa pagbubuntis. Hinintay na nga lamang nilang itinakdang araw kung kailan siya manganganak, ngunit dumating ang hindi nila inaasahang bisita. Nakatingin nang masama ang lahat ng katulong nila Harold kay Vanessa na parenteng nakaupo sa couch, balot ng mamahaling damit at may makapal pang makeup sa mukha. Bumaba si Seven sa hagdan at natigilan nang makita si Vanessa. Unang kita pa lamang niya alam na nga ni Seven kung sino ang pakay nito. Nalaman nga ni Seven ang itsura ni Vanessa nang minsang itanong nga niya kay Sammy ang buong pangalan nito. Ate Search sa social media. Ate Sammy, walang may birthday pero bakit may clown dito? Nagpigil nga ng tawang lahat ng kasambahay sa biro nga ni Seven. Namula sa galit sa Vanessa at tumayo, ngunit natigilan na nga lamang nang makita ang malaking tiyan ni Seven. Miss Seven, hindi na namin napigilan eh. Pumasok siya, nagpumilit. Gusto raw makita si Sir Harold, patawad po. Paumanhin nga ni Sammy. Anong kailangan mo sa boyfriend ko? Matapang na tanong naman ni Seven at hinaplos ang malaking nga niyang tiyan. So, tama nga ang balita na may binili nga si Harold na isang babae para anakan. Bitch! Nagagalaiting saad pa nga ni Vanessa. Hindi ka sure? Baka watermelon lang to. Pambabara pa nga ni Seven. Ugaling kanto ka. Saan ba napulot ni Harold ang isang tulad mo ha? Papalitan niya lang din ang kagaya mo. Doon pa talaga sa babaeng cheap at low class ang pinalit sa akin. Nandidiring pinasadahan nga ni Vanessa ang katawan ni Seven. Hoy, babaeng sinampal ng espasol sa mukha. Inis na tawag nga ni Seven dito. Minahal ako ni Harold sa ugali kong to. At hindi ko obligasyong magbago dahil lang sa hindi mo ako nagustuhan. Tsaka bakit ka ba nandito ha? Kung ako sa'yo, umalis ka na dahil kapag naabutan ka ni Harold, hindi makakapagtimpi yun at ilalampaso ka. Nakangising pagbabanta pa nga ni Seven. Nakaabang na nga lamang ang mga katulong at inihanda pa nga ang sarili kung sakaling sumugod nga si Vanessa. Maging sa Justin na tutuwang pinapanood nga ang bangayan ng dalawang babae. How dare you? Kapag nakita ko ni Harold, kabahan ka na dahil magmamakaawa talaga siyang balikan ako. Sigaw pa nga ni Vanessa at takmang susugurin na nga sana si Seven. Ngunit humarang ang malapad na katawan ni Harold. Huwag mong tangkaing ilapat ang madumi mong kamay sa girlfriend ko dahil hindi ako magdadalawang isip. Nakalad ka rin ang katawan mo palabas ang mansyon to, Vanessa. Puno ng galit sa mukha ni Harold habang masama ang tingin kay Vanessa. Namutla si Vanessa. Babe, namiss mo ko, di ba? Kunwari pa nga na pinasigla ang boses nito. Tinangka nga nitong yakapin ang dating nobyo pero tinulak ka agad dito ni Harold dahilan para matumba si Vanessa sa couch. Napangiwi na nga lamang si Vanessa sa impact at nagmakaawang tumingin sa dating nobyo. Nais nga nitong makipagbalikan kay Harold dahil wala na nga siyang makitang ibang paraan para matustusan ang lahat ng gastusin niya. Wala na kasi itong trabaho. Inakala rin itong mapapaikot nga nito si Harold sa palad. Umalis ka na habang nakakapagtimpi pa ako, Vanessa. Banta nga ni Harold at tinakbayan nga si Seven, nanginitian na nga lamang siya. Kakauwi mo lang sa trabaho, love? Gusto mong ipagluto kita ng paborito mong pagkain? Ihanda ko muna. Nakangiting tanong nga ni Seven at tila ba wala nga si Vanessa sa harap nila. Nanunoksong tinig na naman ni Sammy ang babae. Go lang, Miss Seven. Kami na pong bahala sa babaeng to. Asikasuhin mo na lang si Sir Harold at pagsilbihan. Kinikilig na sabi nga ni Sammy. Natawa na nga lamang si Seven bago pinukulan nga ng masamang tingin si Vanessa.
Inirapan na nga lamang niya ito at yumakap nga sa braso ni Harold. Kung ako sa'yo, magtago-tago ka na. Kasalukuyang pupunta ang mga pulis sa bahay mo dahil nakahanap na kami ng sapat na ebidensya sa ginawa niyong pagtatangkang pagpatay sa akin. Bibigyan kita ng chance na tumakas, pero sa oras na makuha ka nila, inaasahan kong maghihimasarehas ka sa mahabang panahon. Malamig na sabi nga ni Harold at iginaya na nga lamang si Seven papunta sa kwarto nila. Nangihinang napaupo si Seven sa kama at nakasimangot nga na humarap kay Harold nang makarating nga sila sa kwarto. Bakit? Naaliw nga na tanong nga ni Harold. Kinurot nga nito ang matambok na pisngi ni Seven. Magmula nang magbuntis nga si Seven, dumagdag ang timbang niya at tumaba. Hindi naman problema yun para kay Harold dahil masalo nga nitong minahal ang babae sa mga sakripisyong ginagawa niya. Anong iningiti-ngiti mo dyan? Nainis ako, Harold. Huwag mo akong daanin sa cute mong ngiti, ah, dahil hindi mo ako madadaan dyan. Singal pa nga ni Seven at ipinagrus ang braso. Bakit nagagalit ang mahal ko? Sinaktan ka ba niya? Tell me, hinawakan ka ba niya kanina? Napalitan ng pag-aalala ang ngiti ni Harold. Hindi, no. Nainis lang ako dahil sa dami ng babae sa mundo. Siya pa talaga ang unang babaeng nagustuhan mo. Ang pogi-pogi mo tapos magsasettle ka sa ganung babae? Kumakapanlait pa sa mga taong lumaki sa kalye. Kala mo naman, hindi ugaling kanal. Nainis pa nga na himutok nga ni Seven dahilan para mas matawa nga si Harold. I'm sorry kung huli na bago kita makalala. Kung alam ko lang sana na may Seven pa lang nag-e-exist, edi sana hinintay na lang kita. Huwag ka nang maghalit. Ikaw naman ang mahal ko, eh. At ang mamahalin ko habang buhay. Panlalambing nga ni Harold, may kinatuwa naman ni Seven. Dapat lang, no. Ako na to. Paismid na sabi pa nga ni Seven kahit na mapula na nga ang mukha sa sobrang kilig. Niyakap nga siya ni Harold at hinalikan nga sa noo. Alam ni Harold na marami pang taraan na araw kung saan magkakaroon nga sila ng hindi pagkakaunawaan, pero ipinangako nga nito sa sarili na gagawin ng lahat para intindihin ang babae. Dumating ang araw ng panganak ni Seven at pareho nga silang puno ng kaba sa dibdib habang nasa loob nga ng delivery room. Nasa labas naman sina Sammy at Justin habang naghihintay na makapanganak nga si Seven. Hawak nga ni Harold ang kamay ni Seven. Paulit-ulit itong binubulong sa babae kung gaano nito kamahal si Seven. Malapit na, love. Lalabas na ang mini Seven natin. I'm so proud of you. Kaunti na lang. Panay ang bulong nga at halik ni Harold. Hindi ka na makakaulit, Harold. Last na talaga to. Ang sakit. Halos magwala nga si Seven ngunit pinigilan niya. Shh, I'm here, love. Hinga ng malalim. Nandito lang ako. Mahal na mahal kita. Pagpapakalma nga ni Harold. Inabot pa nga ng ilang oras bago tuluyang ilabas nga ni Seven ang anak nila. Literal na muntik na nga mahimatay si Harold nang marinig ang pag-iyak ng sanggol. Naluluhang hinalikan nga ni Harold ang noo ni Seven. Napakagaling mo, love. Proud na proud ako sa'yo. Garalgal nga ang boses ni Harold dahil nga sa pag-iyak. Napangiti si Seven bago nawala ng malay dahil nga sa sobrang pagod. Nag-uumapaw ang saya sa dibdib ni Harold na masilayan nga nito ang mukha ng anghel. Hinaplos nga nito ang pisngi ng babaeng sanggol na puno ng ingat. Tila takot na baka masaktan nga ito. Maligayang pagdating sa pamilya. Harriet Vergara, mahal na mahal ko kayo ng mommy mo. Emosyonal pa nga na sabi nga ni Harold habang ang tingin hindi maalis sa mukha ng panganay nga niyang babae. Muling lumipas nga ang ilang buwan at mas lalong naging masaya ang mansyon dahil nga sa nadagdag na miyembro ng pamilya. Dumating ang ika-anim na buwan ng kapanganakan nga ni Harriet. Nang araw na yon, nagdiwa nga ang buong mansyon at ipinaghanda ang bata. Natutuwang pinagmasdan ni Seven ang kanyang magkama nang lumabas nga siya ng kwarto nila upang ikuha ng lampin ang bata. Sa tingin mo, pwede na naming sundan si Harriet? Narinig nga ni Seven na tanong nga ni Harold kay Justin. Napailing na nga lamang si Seven dahil tila naging close nga ang dalawa
na parang hindi pinagselosa ni Harold ang lalaki dati. Sige pa, pero ikaw ang maanganak. Singhal ni Seven at nginitian nga ang anak. Hello baby Sevy, ang ganda-ganda naman ng anak kong to. Manang-mana sa maganda nga niyang mommy. Malambing na sabi pa nga ni Seven at pinugpog ng halikang anak. Natatawang umakbay naman si Harold kay Seven. Magpaalam nga si Justin na alis na nga para iwan silang dalawa. Ang lakas ng loob mong magayas na isa pang anak ka. Ikaw nga itong halos mayamatay sa ospital eh. Biglang sad pa nga ni Seven sa lalaki. Siyempre mahal, first time natin. Pero pangako, sa susunod kakalma na ako. Nakangiting sagot pa nga ni Harold at tinatakang kami ni Seven palapit sa pagkainan kung saan nakahanda ang lahat ng pagkain. Nandoon din ang ilan nilang kasamahan sa bahay na naghihintay nga sa kanilang tatlo. Buhat ni Harold si Harriet kaya kinuha muna saglit ni Sammy ang bata mula rito. Nagugulahang tumingin nga si Seven sa lahat nang pumesong mga tos isang linya at sabay-sabay nang umiti sa kanya. Huli na bago niya papansin ang pagluhod ni Harold sa gilid niya. Inilabas nga ni Harold ang singising na nakatago sa bulsa nito. Nakangiti nga nitong ipinakita ang makintam din singsing kay Seven na halos matumba sa sobrang pagkabigla. Ikaw at si Harriet, ang lahat ng sakin Seven. Hindi ko alam kung anong buhay ang mayroon ako ngayon kung sakaling hindi kita nakilala. Nung una tayo magkakilala, i-admit, I was a jerk. Tinrato kita na parang bagay na parang kaya kong basta-basta nabilhin. Patawarin mo ako Seven kung nasaktan man kita noon. Pinagsisihan ko na ang lahat ng yun. I admired you for being strong woman, Seven. Mas lalo ko namang ha kasi nagawa mong dalhin si Sevy Harriet rito sa mundo at hinayaan akong maging ama ng anak natin. Nagsimulang maluha si Harold habang nagsasalita. Tahimik naman ang humihikbi si Seven habang pinapakinggan ang mga sinasabi ni Harold. Mari ko bang hingin ang kamay mo at maging aking kabiyak? Emosyonal na tanong pa nga ni Harold. Hindi nagdalawang isip si Seven at tumango dahilan para mapahiyaw sa tuwa ang lahat. Isinuot nga ni Harold ang diamanteng singsing sa daliri nga ni Seven. Wala itong sinayang na oras at tinalikan nga si Seven paulit-ulit na nagpasalamat si Harold sa pagtanggap ni Seven sa pagmamahal nito. Buong pusong tinugon ni Seven ang matamis na halik ng lalaki at ipinangako nga sa sarili na magmula sa araw na yon ang kasiyahan ng kanyang mag-ama, ang kanyang magiging priority. Mahal na mahal kita Harold. Sinserong pahayag naman ni Seven at yumakap nga kay Harold. Mahal na mahal din kita, kayong dalawa ni Sevy. Tugon nga ni Harold saka kinuha nga ang anak ni Sammy. Niyakap nila ang kanilang anak at sabay nang umiti sa isa't isa. Hindi lang yon ang good news dahil makalipas nga ang isang linggo, sa wakas gumraduate na nga rin si Seven sa college sa tulong na nga rin ng kanyang asawa at syempre sa pagsusumikap nga niya. Oo, pinagsabay nga niyang pagbubuntis, pagiging ina at ang pag-aaral pero hindi nga siya bumitaw para sa kanyang pangarap. Gusto niyang magkaroon ng sariling pangalan ng dahil sa pagsusumikap niya. Nagmarcha nga siya at kasabay pa nga niya ang kanyang anak na naglakad nga papunta sa stage. Sobrang saya nga nila at proud ng proud nga si Harold sa kanyang napangasawa. Ang pagmamahal ni Harold kay Seven ang nagpapatunay na hindi hadlang ang madilim na karanasan ng isang tao upang maging masaya at magmahal muli. Pinatunayan nga ni Seven sa kabila ng dilim nang kahapon palaging naghihintay ang liwanag ng kinabukasan sa oras na handa ka ng limutin ang nakaraan. Ang pagmamahal ni Harold at Seven sa isa't isa ay tulad ng madilim na langit. Walang katapusan, hindi nasusukat at ang pinakamahalaga, palagi lang nariyan at kailanman hindi mawawala. At dito na nga po nagtatapos ang kwentong pagmamahalan nila Seven at Harold. Emily Borac, Austin Alito, Geraldine De Jesus, Erlinda Chong, Nesbet Hanaban, Cecilia Alvior, Neva Fajardo, Presbyteros Rose,
Vanessa,